Yamaha Mio Gear, isang motor na naman na pangmasa ang nilabas ng Yamaha Philippines pagdating sa scooter category. Bukod sa nagpagkakamalan nitong Baby NMAX at Aerox, ay halos lahat ng features ng mga 155cc na scooter ay meron itong Mio Gear. Unahin nga natin ang kanyang engine performance na may single cylinder, 2 valves, 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, fuel injection. Maximum torque at 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Maximum power naman at 9.3 horsepower at 8,000 RPM. Blue Core technology na nga rin itong Mio Gear with SMG or Smart Motor Generator technology na nagbibigay ng smooth sound sa makina. At the same time, eco-friendly na nga rin itong motorsiklo na ito na matipid sa gasolina. Pagdating naman sa itsura sa harap nitong Mio Gear ay meron siyang slim at compact design na napakaganda ng kanyang body frame at nahalintulad ito sa unang version ng NMAX at Aerox. At kung mapapansin ninyo na lahat ng inilalabas ng bagong motor ngayon ng Yamaha pagdating sa scooter category ay magkakamukha na. LED na nga rin ang headlight at signal light nito. At meron itong hazard light na wala sa ibang 125cc na motorsiklo. And dito sa tail light niya ay bulb type. Pagdating naman sa ibang features ay meron itong USB charging port na tamang-tama sa mga naghahanap buhay na mga rider. Meron din itong answer box system na nagbibigay ng convenient para madali nating makita or mahanap ang motor kapag ito ay nasa isang parking area. Lumilikha ito ng tunog o buzzer kapag ito ay ating ginagamit. Meron din itong side stand sensor na kapag nakababa ito ay hindi mo mapapaandar ang motor. Iwas disgrasya. Kadalasan kasi sa mga ibang rider ay nakakalimutan ang side stand. Pagdating naman sa panel or gauge nitong Mio Gear ay hindi ito digital kundi analog speedometer ang ginawa dito ng Yamaha. Naunang nakita nga natin ito sa mga Mio kagaya ng Sporty at MXI. Then meron din itong indicator like engine indicator, echo indicator, signal light at hazard indicator. Pagdating naman dito sa kanyang footboard ay napakalaki ng space nito. Pwede kang magpalipat-lipat ng posisyon ng paa kapag ikaw ay nangangalay or nasa long ride. At ang kagandahan pa nga dito sa footboard na ito ay pocket ito mula sa passenger footrest. Maganda to para ma-relax yung paa at pwede kang magpalipat-lipat ng apak. At maganda rin ito para sa mga bata na hindi abot ang passenger footrest. Meron din itong cabiner hook. Hindi lang isa kundi dalawa ang hook na meron itong Mio Gear. Yung isa nasa ilalim ng harapan ng upuan. Magandang features na ito kapag meron kang dalang baggage. Pwede mo itong isabit dito para secured at hindi malaglag kagaya na lang ng mga pinamili mo sa mall or palengke. Dito naman sa kanyang seat compartment ay medyo malaki din. Pwede mo sigurong ilagay dito yung mga documents mo at jacket, gloves, cellphone. Pero hindi kasi dito yung full face or half face helmet. Then nandito rin yung kanyang battery na secured sa mga baha. Lalo na kung nakatira ka sa mababang lugar ng Metro Manila. At meron ditong helmet hook. Dito pwede mong ilagay yung inyong helmet kapag kayo ay magpa-park. Pagdating naman sa tires, ang size ng gulong niya sa harap is 80 by 80 by 14 inches Dunlop tires. At sa likod naman is 100 by 70 by 14 inches Dunlop tires, tubeless parehas. Yung brake sa harap is disc brake. Dito naman sa likuran is drum brake. Okay naman itong brakes na ito. Lalo na 125cc naman itong Mio Gear. At meron din itong park brake lock na magagamit mo sa inclined na kalsada or an even road surface. Lalo na sa mga mabundok na lugar. Kung ikaw ay magpa-park na naka-side stand, ay maiwasan nito ang pagtumba ng iyong motorsiklo. Then yung kanyang emblem na Mio Gear is reflectorized graphics na nagbibigay ng visibility sa gabi. Lalo na't kapag tinamaan ito ng ilaw. Meron itong quick start at kick start engine. So sa mga bagong motor ngayon ay akala natin na wala ng kick start. Pero itong Mio Gear ay meron siyang kick start.
Ang kagandahan dito sa kickstart ay kapag naubusan ng karga yung battery ng motor mo, is pwede mo itong mapaandar pa rin gamit itong kickstart. At pagdating naman sa fuel tank capacity nito, is 4.2 liter. Hinding-hindi ka mabibitin sa long ride, lalo na't eco-friendly na rin itong Mio Gear. At nag-a-average nga ang fuel consumption nito ng 43 to 50 km per liter. So depende pa rin yan kung walwal mode ka, city driving, or takbong pogi. Ang sukat ng bore at stroke nito ay 52.4 mm by 57.9 mm. At pagdating sa dimension, ang haba nitong Mio Gear ay nasa 1,870 mm. Ang lapad naman nito ay 685 mm. Na merong taas na 1,060 mm. Then sa bigat naman, ay napakagaan ng motor na ito, na kahit babae pa ang gumamit, ay kayang-kaya itong i-center stand. Meron itong bigat na 96 kilos. Yung ground clearance niya naman, pagdating dito sa lupa, is 135 mm. And dito naman sa kanyang seat height mula sa ibaba, ay may sukat na 750 mm. So dumako naman tayo sa price nitong Mio Gear. Meron itong dalawang variant. Yung isa is yung may S or premium variant. Yun yung mga may magagandang features like power socket, ISS, or idling stop and start system. Ang price ng S variant nito ay 79,900 pesos. Sa standard variant naman nito ay nagkakahalaga ng 75,900 pesos. Then meron silang limited edition, yun yung Find Your Trip ang pangalan. At nagkakahalaga ito ng 81,900 pesos. Pagdating naman sa down payment, ang minimum down payment nitong Mio Gear ay nasa 6,500. At sa 36 months na huhulugan mo siya, ay papalo siya ng 3,800 pesos. So disclaimer lang na pwede pa rin maiba ang down payment at monthly nito. Depende sa kasa kung saan kayo kukuha. Pero halos hindi naman nagkakalayo ng down payment at monthly ito. At the more na malaki ang dinown mo, eh mas less yung kanyang monthly amortization. At bukod dyan, meron din silang rebate na 200 pesos. Yung iba 500. Kapag hindi ka lumagpas sa due date ng motor mo. Sa kulay naman, meron itong apat na kulay, which is yung off-white and matte gray na standard version. At ang matte blue na S version and latest color na matte black. At saka yung limited edition na Find Your Trip. Bago natin tapusin ang video, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At kung meron ka pang gustong malaman or idagdag, please comment down below. This is Epic Eman Motor Reviews. Ride safe and keep safe. God bless.